And we're back. Dito pa rin po sa Pinoy MD. At tulad ng aking nabanggit, babasahin na po natin ang inyong mga pinadalang katanungan sa aming Facebook page. Unahin na po natin si Amor Villa. Ang tanong niya, ano ang best remedy sa varicose veins, Doktora? Amor, thank you sa iyong katanungan. No? Actually, no, marami tayong pwedeng gawin sa paggagamot ng varicose veins. No? Unang-una na dyan ay yung tinatawag na gold standard of therapy, which is sclerotherapy. No? Ang sclerotherapy, yan yung meron tayong ini-inject na sclerosing solution o solution na maaaring magsara nitong mga ugat na ito. No? So, merong dalawang klaseng sclerotherapy. Ito yung maaaring tinatawag na regular sclerotherapy at meron namang foaming sclerotherapy kung saan dinadagdagan siya o fino-foam yung solution para mas konti ang nagagamit na solution, mas safe, and of course, mas mabilis ang treatment or ang result dito. No? Pangalawa, meron din tayo mga tinatawag na mga radio frequency ablation, no? Kung saan gumagamit ng mga radio frequency machines, no, na pinapasok sa ugat, no? Merong catheter na pinapasok sa ugat at sinasara nito, kinukollapse nito yung mga veins, no? Meron ding mga lasers, no? Yung mga tinatawag na diode lasers that can do the same, no? Meron ring catheter pinapasok sa loob ng veins, and of course, ginagawa nito is to collapse the veins and to close it, no? At meron ding mga surgical treatments, yan yung mga nauunang ginagawa, yung mga vein stripping na tinatawag, no? So, importante kasi dito, no? Dapat masuri natin talaga kung yung anong klase, gano'n nakalaki, saang area, gano'n na ba ka-severe o kalala yung varicose veins na yan, bago tayo mag-recommend daw, bago ka sumugod sa isang klaseng treatment. And of course, importante rin ang mga preventive measures, no? Kinakailangan na maganda yung circulation sa iyong binte. You always put up your feet, no? Put up your legs pag ikay nakaupo, no? Itaas mo yan sa isang upuan, no? Basta level ng iyong hips, no? And of course, pag natutulog, you can elevate it, maglagay ka, ipatong mo sa pillows, no? Dalawa o tatlong pillow, no? Depende kung saan ka giginhawa. And of course, pag matagal ka nang nakatayo o matagal na nakaupo, dapat kumikilos-kilos ka. Okay? So yun, at maaari ka rin magsuot ng tinatawag na compression stockings, which is very important. May pressure yan dito sa binte na mas malakas and paakyat ay mas less ang pressure, no? So that's very important para mag-circulate yung mga dugong yan. And for our next question, mula naman kay Celo Torres, bakit kaya nangangaliskis daw ang balat niya kapag malamig ang panahon, Doktora? Thank you sa iyong katanungan, Celo. Of course, pag ganitong malamig ang klima, no, talagang mababa ang humidity, no? So maaari talagang mag-dry yung mga oils and of course, hindi ka masyado nagpapa-waste pag ganitong mga panahon, no? So ang nangyayari ay, no, yung natural barrier natin sa ating balat, which are the oils, no, ay actually nababawasan or natutuyo agad. Tapos ang nangyayari ay mas mabilis kang ma-irritate kapag na-irritate ka, namumula, and pwede itong mag-cause ng mga maraming dermatitis or maraming skin conditions. Isa na dyan yung mga tinatawag na contact dermatitis kung saan nagre-react ka dun sa mga allergens sa kapaligiran or sa weather o kaya sa pollution, no? So kasi mas less ang protection ng ating balat kapag ito'y dry, kung kaya pwede itong mga liskis actually, no? And of course, meron din kasi mga conditions kung saan kapag ganitong mga malamig ang panahon or extreme weather conditions, nag-worsen ang skin, no? Ito na yung mga tinatawag na asthma of the skin, so it worsens during this time na sobrang lamig and sobrang init, no? Meron ding mga iba yung tinatawag na psoriasis, no? And of course, kapag ganitong malamig ang panahon, the tendency is, of course, maliligo ka ng mainit na tubig, no? Kapag naligo ka ng mainit na tubig, para yung kalan na greasy, binabanlawan mo ng mainit na tubig, so it removes the oil, no? Para matanggal yung oil. Ganon din ang ating balat. Kung masyado nating binabad sa mainit na tubig, lalo na ganitong malamig yung panahon, ay talagang matatanggal yung mga natural moistures or oils sa ating skin. And magkukos ito ng dryness and scaling, no? So, yun. So, kailangan lang talagang mabigyan ka ng tamang moisturizer for you, no? That will be the best for your type of skin, no? And of course, dapat din nating masuri kung meron ka mga ibang kaakibat na kondisyon, no? Or mga ibang skin diseases na ating mga binanggit. And for our next question, mula naman ito kay Evelyn Dulye. Nakakahawa ba ang fungal infection gaya po daw ng Tinea corporis?
Evelyn, yes, nakakahawa ang tinea corporis. Ang tinea corporis ay buni, no? In fact, kapag hinawakan mo ang buni mo sa katawan, no, maaari mo itong matransfer sa ibang parts ng katawan, no? Kung kaya't usually nag-uumpisa to in one side of the body, alba sa isang kamay, nalilipat mo sa kabila, or tapos nalilipat mo na sa iba't ibang bahagi ng iyong katawan. And of course, kapag sobrang mainit ang panahon, or moist, no, or lagi kang pawisin, mas mabilis ka syempre makahawa at mabilis ka rin mahawaan, no? So, maaari rin ito makita, makuha by direct skin contact, no, sa mga kasamahan mo sa bahay, lalo na kung may crowding o sobrang dami nyo sa house. And of course, maaari mo rin ito makuha sa mga tinatawag na fomites o yung mga gamit na kadalasang ginagamit ng tao na nagagamit din ng iba. Halimbawa, yung suklay, yung beddings, no, yung towels, maaari mo rin itong makuha doon. Maaari mo rin makuha sa kapaligiran, sa flooring, because ang mga fungus, actually, they stay on the environment for a certain period of time. So you can really get it, no? So ang importante, no, Evelyn, is for you to boost your immune system, no? So palakasin mo yung immune system mo para hindi ka kaagad kapitan ng infection. Eat the right kinds of food, matulog, no, na mabuti, hydrate, and of course, exercise, no? At kung meron ka ng fungal infection, it's best not to consult your dermatologist dahil mabilis lang naman gamutin yan. Marami tayong pwedeng magawa dyan. And for next question, mula naman kay Lunilia M. Okay? Hindi ko mabasa yung iyong last name, Lunilia. Ito na, delikado ba daw, doktora, ang pagkakaroon ng vitiligo? Thank you sa iyong katanungan, Lunilia. No, ang vitiligo usually is a cosmetic problem, no? Maaring sabihin natin na hindi siya talaga delikado, no? Dahil hindi naman ito nakakamatay, no? But since ang vitiligo is an autoimmune condition, meaning ang immune system ng katawan ng isang may vitiligo ay inaatake ang pigment cells ng mga balat, no? Kumbaga, yun ang inaatake niya, imbis na infection or any offending agent, no? Or yung allergen na tinatawag, naatake niya yung mga normal cells ng balat. So, yung mga cells na yon ang nagbibigay ng color. Kung kaya't nadidestroy yon at nagkukos yun ng pamumuti or white patches sa ating skin, no? So, since it is an autoimmune condition, no, maaari rin may mga kaakibat na ibang kondisyon ng isang pasyenteng may vitiligo na maaaring mas delikado sa katawan. Isa na dyan yung mga tinatawag na thyroid problem, hypothyroidism, problems in the adrenal glands, no? Nagsisecrete ito ng mga hormones, yung mga stress hormones na yan, no? Of course, pwede rin nagkakaroon ng alopecia areata or yung mga patche-patche, no, na hair loss sa ating skin, no? And pwede rin may diabetes, pwede rin ang mga patients with vitiligo has vitamin deficiencies, kagaya ng mga B-complexes, copper, no, selenium, other minerals, no? Kaya it's important that when we treat vitiligo, hindi lang yung cosmetic issues ang tinitreat natin, hindi lang yung color, no? Of course, may mga pamahe that can restore the color, may phototherapy, may vitamin D, no, na mga creams, no? Important then that we actually replenish the vitamin deficiencies. And of course, ma-control yung immune system problem, no? So, dyan napapasok yung finding the root cause of vitiligo, no? So, makikita natin madalasan na kailangan din i-treat yung mga hormonal imbalances and inflammation and gut problems, no? So, yun. So, the best kasi talaga is magpatingin ang vitiligo patient and of course, magkaroon ng mga lifestyle modifications kung kinakailangan.